Yo, mag-ride ako ngayon, pupunta akong Dasmariñas. Papakabitan ko na ang rear rack, ito dito, para may sandalan, yung may backrest. Sana hindi umulan. Op, nakalimutan ko mag-gloves. Nakalimutan mag-gloves eh, no? So, pupunta ako ngayon sa Autobuy. Kung saan ko bilili itong, ano, Panarea. Meron pa akong 3 bars. Ito pa yung tira ko nung pumunta akong Tagaytay. Abot pa yan. Lapit lang naman Dasma. Sana hindi umulan. Mainit. Ang oras pa lang ngayon, ano, alas 2. Past 2 PM ako umalis doon sa bahay. Siguro mga bago mag alas 3, andun na ako. Sarap pa rin mag-ride kahit ano na, hapon na. Yung hangin niya, ano, maalinsangan. Unlike pag sa umaga ka o nag-ride, yun, malamig yung hangin, lalo na ngayon dahil bear months. Kanina pala, dapat iaatid ko yung anak ko. I-share ko na rin sa inyo. Embarrassing moment kanina to eh. Iaatid ko dapat yung anak ko na ano, papasok siya ng school. Tapos magmumotor sana kami kasi nga ang traffic lagi dun sa may school nila. So para sana makasingit-singit. Kaso ayaw mag-start dito kay inang motor. Nagki-kickstart ako, ayaw. Nag-redondo lang pero ayaw tumuloy. Tapos ngayon, nag-post ako ngayon doon sa group. So, shoutout sa Panareans, ano, of Cavite, Owners Club. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga tumulong. Pinost ko doon. Yung pala, naka-engage tong ano, kill switch. Ito. Naka-engage. Pero syempre, hindi ako sanay sa ano eh. Itong bago, syempre bago lang ako nagmumotor uli eh, diba? Tapos yan may kill switch ano, function. So naka-engage pala, kaya pala ayaw mag-start. Nakakahiya. Pero syempre dahil di ko alam eh, bago lang din ako sa pagmumotor ngayon. Dahil itong Panarea, lalo ito specific sa model na to, may kill switch. So hindi ko alam, so naka-engage pala. Kala ko nasira, kala ko kung ano na yung issue. So yun, maraming salamat sa mga ano, pumansin sa inquiry ko. Thank you. At least ngayon alam ko na. Next time magje-check muna ako ng mga ano ng mga function ng motor bago ako mag-post. Lesson learned. So ito palang way na to, papunta na tong open canal. So sa mga taga-Lancaster, alam na alam nila tong way na to. Shortcut to sa mga papuntang Dasma, or even pag kung papunta ka ng Daang Hari, bawa gusto mo pumunta ng Alabang or MCX, yan, dito ka dadaan. Open canal. Actually yung open canal, ang name talaga nyan, pagka isi-search mo sa Google, Daang Hari extension siya. Karugtong siya ng Daang Hari talaga. And doon sa may crossing ng Aguinaldo, diba, meron tulay doon sa ibabaw. Yun yung ano, nagko-connect sa pinaka Daang Hari road na ano, na pinaka main, tapos yung open canal, which is yun yung may ano, Daang Hari extension. Tirik na tirik yung araw, akala ko kanina uulan dahil kumapal yung ulap, tapos kumulimlim. Buti na lang itong Autobuy malapit lang sa amin, very accessible. Parang ganyan, may mga concern din ako, dali silang puntahan. So shoutout sa mga taga Autobuy, shoutout kay Sir Dennis, pati kay ano, yung mekaniko nila doon na nag-activate dito sa Panarea namin yung binili ko, si Harold. And shoutout kay Harold at kay Sir Dennis, very accommodating kahit sa mga tanong ko sa messenger, si Sir Dennis laging sumasagot. Sana makasama ako sa mga ride nila. One of these days. So nandito na ako sa open canal.
Meron din dito pala sa Open Canal yung LTO Imus. Pero hindi ako nag, nung last time na nagpa-renew ako ng registration ng 4-wheel namin, hindi ako dyan nagpa-rehistro kasi ka, may mga bad reviews yung ano dyan eh, yung emission testing nila dyan. Pipila ka ng madaling araw, tapos meron lang parang limit ata, abutin ka ng ano, tanghali. Kaya hindi na ako dyan nagpa-rehistro. Nagpa-rehistro ako dun sa Daska, doon sa may Dasma din. Sobrang ano, good ng experience ko doon. Talaga mare-recommend ko yung Daska Automotive Emission Testing Center. Kasi ano yun eh, yung Daska na yun, one stop shop, andun na lahat ng kailangan mo pag magre-renew ka. Meron na doon insurance, tapos andun na rin yung emission testing, tapos doon meron na rin satellite office yung LTO. So nandun na lahat ng kailangan mo. Saglit nga lang ako doon eh, wala pa akong, nung pumunta ako doon, alas 7 kasi bukas ng emission, tapos alas 8 yung LTO. So dumating ako doon bago mag 7, tapos nakauwi ako wala pang 9, diba? Sobrang bilis lang. Pero kung sa mga ano, yung LTO offices yan, minute na ulo mo kaka ano, sa haba ng pila or sa tagal ng pila, hindi pala mahaba. Yung tagal ng proseso ng pagpila, yun yung ano dun, asartalo ka sa ano, pag-aantay, waiting game. Para sa akin mahalaga yung oras eh, kasi ang oras pag nasayang mo na, hindi mo na mababalik. Yan, ito lagi yung traffic yun, yung crossing ng Nia. Pagka dito sa kaliwa, ano dyan, pa SM Center, Imus. Tapos dito naman sa kanan pa Dasma. Tapos yun yung pag dumiretso dun, yan yung pa District Mall, papuntang Aguinaldo. Anong oras na ba? Tingnan ko nga. 2:44 pa lang. Wala pang alas 3, makakaratik tayo dun sa Autobahay. Ayan, kakaliwa na ako dito sa Libang School to. Maranata. Ito na ako. Ang hina lang ng busina na itong Panarea. So, kailangan ko rin itong palitan. Nung naalala ko, nung bumiyaya akong Tagaytay, parang di ako naririnig ng mga bus eh. Pag may busina ako, parang ako lang nakakarinig eh. Hindi nakakarating sa driver ng bus eh. Siguro yun yung next ko na i-upgrade dito, yung busina. After na itong accessories na ano, rear rack na may backrest. Nakabisado ko na lang din itong lugar dito sa Imus, Padasma. Kakaikot-ikot lang din namin dito. Baka kahit hindi na ako mag-waste, abisado ko na rin yung mga daanan. Kahit nung bumunta akong Tagaytay, hindi ako nag-navigation app. Kasi nga, bukod sa wala pa akong lagay ng cellphone, ano, ito ng cellphone holder dito sa, ano, sa motor. Madalas ko naman puntahan yon yung lugar na yun ng Tagaytay. Kasi nga, lapit lang sa amin ang Tagaytay eh. Less than an hour lang yung biyahe papunta ron. So kahit hindi na ako mag-navigation, pwedeng-pwede kong puntahan. Yan, Aguinaldo na. Tapos kakanan na ako dyan. Nandito na ako sa Dasma. Itong Aguinaldo rin, sobrang traffic din ng highway na to. Kasi nga tingnan nyo, 2 lanes lang, 3 lanes sana, pero wala, nagiging parking yung ano, ito yung lane dito. Pero madalas 2 lanes lang yung nagagamit dito. Tapos ang daming bus, tapos truck. Ito kasi talaga yung dinadaanan ba pagpapunta ng ano, ng Silang, Tagaytay. Yan, dito talaga yung madalas na daanan. Yan, malapit na tayo sa Autobahay.
10 seconds na lang, nasa autobay na tayo. Autobay. Automatic buy. Op. Okay. Dami nilang motor, oh. Kung gusto niyo pala bumili ng mga repossess. Dami nila dito, meron nga sila ditong ano eh. Magkano ba 'yun? May nakita ko ditong ano eh. Ayun, 18,000 lang, oh. Meron ka ng motor. Ayan ang mga repossess. Ayan, so ikakabitan nila yung backrest eto. Rear rack na ba na may backrest eto. Yun, oh. Ayan, yan yung ikakabit. Ayan, kinakabit na. A few moments later. Ayan, so nakabit na, oh. Ayan, oh. Pwede nalagyan ng bayong. Meron dun. May bayong. Yung bayong umanok. Alright, so nakabit na yung rear rack na may backrest. Ayan. So pwede na rin to lagyan ng ano dito, yung parang leather na bag. Parang ano sa alternative dun sa top box. Ayan. Ayos. Thank you. Shout out kay Harold at kay Sir Dennis. Ayun, oh. thank you. Ayun, so nakabit na nila yung rear rack na may backrest. Ganda, maganda yung gawa ng ano, yung backrest. Maganda yung pulido yung pagkagawa. Ay lang ah, excuse me lang po ah, excuse me lang ah. Excuse me. O, pauwi na ako. Ayos. Thank you, Autobuy. Shoutout sa inyo dyan. Nabigay na rin pala sa akin yung free t-shirt ng Benelli. Thank you sa Autobuy. Ano yun, freebies. Akala ko pala pag bumili ng motor makakatipid na, hindi pala. Ang gasto sa accessories. Yung ano, compute natin yung motor 95,000, tapos yung helmet, etong helmet na bili ko yung Rook helmet 452 eh. Tapos binilang ko rin ng helmet si sa mga kids, sa akay misis, isa lang naman ang helmet nila. Ano din yun, 2,000 ata yun. Pati kay Gab 1,500. Sabihin na natin ano, mga nasa 3,000 yung 3,500 helmet nila. Tapos sa 4,500, so 8,000 sa helmet. Tapos accessories na ito 3,000. Tapos yung backrest 6,000. So 9,000 plus 8,000 doon sa helmet, 17,000. So 95,000 plus 17,000, 122,000. Pwede na ako bumili ng ano nun ah, ng NMAX ah. Dadagdag na lang. Daming gastos eh, no? Pero yun, syempre, yung accessories, option na lang naman yun. Hindi naman yun required. Pero yun, itong accessories naman namin, ano eh, talagang mapapakinabangan, kagaya ng backrest. Itong windshield, yun, ano rin yan. Meron ding function yan. Pang block ng hangin yan. But so, paano? Wala naman ako ditong kinabit na, ano, na forma lang. Siguro ito, halo, forma, tsaka may konting function itong windshield. Ang next ko, yun nga, yung ano, busina. Sobrang hina ng busina na ito talaga. Hindi ka maririnig ng driver ng bus kasi syempre mas mataas sila, di ba? Compared sa mga yung sedan, o yung mga, ano ba, yung mga
kotse, yan. Maririnig ka kahit paano. Pero pagkabas, mas malayo yung driver eh. Sa taas, yan. Hindi marinig, sobrang hina. Parang bubwit. So, mission accomplished. As usual, gastos. Instant 6K. Tapos yun doon sa busina na mayroong mini driving lights na rin. 3.5 daw, all in na. So, pag-ipunan natin. So, in-invite pala ako ni Sir Dennis na sumama sa ride ng PCOC. Binigyan niya rin pala ako ng sticker. So, try natin sumama kasi ang lapit lang eh. Sa may Vermosa lang. Diyan sa may open canal. Danghari pala. So, sobrang lapit lang natin. Pwede akong sumaglit dun. Tambay lang daw. Tapos usap. Para ma-meet din natin yung ibang members ng PCOC. Uwian na. So, yan, baka dito ko na rin tapusin yung vlog. So, I'll see you guys in the next one. Peace!